Bumisita ang Mountain Provinces Mission Health Ministries Department sa mga kaibigang bilanggo o persons deprived of liberty sa Baguio City Jail, male dorm. Bilang pangunahing bahagi ng paglilingkod, hatid nila ay ang Brain Power Program na nagdulot ng masaya at pinagpalang karanasan para sa mga nakibahaging PDL. Ang iba pang detalye nasa balitang may pag-asa ni Mike Daniel Subala. Ang ating mga kaibigan sa loob ng piitan ay nangangailangan ng arugat na tensyon. Sa katunayan, sinasabi ng ilang pag-aaral na nakakatulong ang pagbisita. Mahirap man na bahagi ng buhay ang pagkakakulong sa bilangguan para sa isang miyembro ng pamilya, ay maaaring mabawasan ang negatibong epekto nito sa pamamagitan ng pagbibisita. Kaya nga, sa pagtutulungan ng Bureau of Jail Management and Penology sa Baguio City at ng tanggapan ng Seventh-day Adventist Church sa Cordillera Region, isinagawa ang paglilingkod para sa mga kaibigan natin na kung tawagin ay Persons Deprived of Liberty or PDLs sa pamamagitan ng Brain Power Program. Bali, ang Brain Power ay isang activity na inadapt natin ito sa division ng Health Ministries Department. Nagawa namin ito sa iba't ibang agencies, sa DepEd, sa mga teachers, sa mga officials ng barangay. At nakita namin ang magandang effect sa kanila. Dito sa mga PDLs, nakita namin na ang laking tulong sa kanila para mag-grow sila as a person. Maraming paghahanda din ang ginugol para ito ay maisagawa. So nagkaroon kami ng isang team to do this, itong Brain Power, na may mga activities ang ating mga PDLs, and then they got to express kung ano yung nasa loob nila. Nakita namin kung paano yung change at yung kanilang saya na sila ay nagkatipon-tipon sa ganitong mga programs. Taos puso ang pasasalamat ng ilan sa mga dumalo. Pinagpapasalamat ko, and nagkakaroon po kami ng opportunity na makarinig ulit ng mga magagandang salita sa ngalan ng ating Jesucristo. At nagiging motivation at inspiration po ito sa muling pagbabago po ng pamumuhay ko. Kasi dati sa labas ay wala akong paniniwala sa ganitong mga sitwasyon. Nagiging higher ang kanilang moral na papa. Natutulungan nyo kami para i-increase yung part ng yun ng buhay nila, and then it will eventually lead to a positive change in their lives. Kaya inaasahan ang marami pang partnership ng Piitan at ng Seventh-day Adventist Church. Sobrang malaking pasalamat po ang Baguio City Jail Male Dorm sa activity natin with the Seventh-day Adventist Mountain Provinces Mission. Ito ay isang programa na talagang magbibigay, no, na kasiyahan, maraming learning sa ating mga PDL. I would like to really extend our profound gratitude to you, our service providers, especially the resource speakers for our Brain Power activity for the Baguio City Jail Male Dorm. Sangayon sa sulat ng isang expert writer na si Ellen White, ang mga nasa loob ng mapader ng bilangguan ay nangangailangan ng kaaliwan at paghihikayat. Kaya kaibigan, subukan natin silang tulungan. Layunin ay magatid ng balitang may pag-asa. Ako si Mike Daniel Subala para sa Hope Today and PUC News.